Muling nagbabalik ang The Executive TV. Ang video na inyong mapapanood ay mula po to sa MNI News o ang Pulso ng Bayan kung saan ay kasama dito si Attorney Harry Roque. Bago ang lahat ay humingi pa ako sa inyo ng suporta na suportahan ang channel ng SMNI na kung saan ay nagbahagi din tayo ng kanilang mga video. Panoorin po natin ang video na ito. Abay, siya'y nasa kapangyarihan, chairman ng Commission on Human Rights, Secretary of Justice. Bakit hindi niya inayos yung criminal justice system? Kaya ako, nung ako humingi ng mandato, ayaw niyo naman bigay sa akin, no, at ibang mga pinili ninyo. Ang sabi ko, isa sa dapat talaga repasuhin natin, yung ating criminal justice system dahil napakatagal. At aking mungkahin nga, gamitin natin yung ginagawa sa Europa, yung pinatupad natin dito sa Pilipinas nung tayo'y sakop pa ng Espanyol na ang tawag ay inquisitorial. Tama na yung mga abogado pa nag-o-offer sa mga judges, napakatagal na panahon yan. Kinakailangan, yung West na ang kukuha ng ebidensya. Siya na yung pupunta at hihingi ng ebidensya. Ang trabaho na lang ng mga abogado, tagabigay ng ebidensya ang hinihingi ng West nang mapabilis ang proseso. Pero dahil biro mo naging Secretary of Justice, alam mo, lima yung pillars of the criminal justice system, no? At tatlo dyan, hawak ng ehekutibo. Ang hindi lang hawak ng ehekutibo dyan, sa totoo lang, hudikatura. Lahat yan, I stand corrected. Apat, hawak ng ehekutibo. Bakit hindi niya ginapin yung kapangyarihan niya para ma-reforma yung sistema? At ngayon, nagre-reklamo siyang matagal. Eh, sino may kasalanan? Diba, linuklo ka sa kapangyarihan, wala kang ginawang solusyon, eh dapat makatikim ka ng iyong, kumbaga, hindi pagtupad sa iyong katungkulan. At tama po, huwag natin tanggapin yung pagtatagal sa hukuman, no? Pero dahil wala naman siyang ginawa nung siya'y nakaupo, hinayaan lang niya yung sistema na as is, nagbabayad sa ngayon. Oh. Bakit ba merong special kulungan para sa mga special na tao? Alam mo kasi meron tayong tinatawag sa saligang batas na Equal Protection Clause. No? Na dapat ang trato sa mga mamamayan na pareho ang kanilang kondisyon ay dapat patas. Eh bakit kapag ikay ordinaryong mamamayan at ikaw ay linilitis para sa isang non-bailable offense, eh nandun ka sa kulungan na tinatawag ng local jail. Ang nagpapatakbo niyan ay DILG, no? DILG, BJMP. Pero aba, kapag ikaw ay special, eh merong special na kulungan. Alam nyo, talagang ako tutol ko dyan. Dahil yan po ay labag sa karapatan ng lahat ng mga akusado ng non-bailable offenses na nagtitiis dun sa mga napakaliliit na kulungan at talaga nga naman wala daw silang matulugang mga lugar dun sa mga yan, no? Sa mga local jails. No? Samantalang merong iba, abay, para bagang kondominium ang kanilang kulungan. Pero dyan sa mga kondominium ninyo dyan sa Camp Crame, ang nabalitaan natin, abay, hindi pala kayo ligtas. Dahil bagamat marami kayong espasyo dyan at bagamat special nga ang treatment ninyo, eh medyo parang hindi ganun ka-stricto ang security, no? Ako, nakapasok na ako dyan eh. Yes. Dinadalaw ko dati yung mga sundalong nakakulong dyan. At alam ko na talagang napakadaming gates dyan, no? Tama. At maganda naman yung facility kasi nga hindi siya overcrowded at pwedeng mag-exercise. Ah, dyan ko pala dinalaw din sila Senator Jinggoy at Senator Revilla nung sila'y nakakulong, no? Pero hindi ko maintindihan paano nangyari yun eh. Meron talagang nagkaroon ng lapse of security. Siguro dahil kumakain nga, no, yun ang napabalita. No? Pero kumakain o hindi, dapat listo mga bantay dyan. Kaya lang, sa totoo lang, dahil nga special ang kanilang kulungan, para siguro naging country club. Kaya pati yung security level ay naging country club. Yun, no? Eh, di ba yung isa sa mga doon is kilalang ano, member ng Abu Sayyaf at kumbaga high profile na bilanggo, kaya nga nandyan sa Campo Crame. Pero yun nga yung dahilan bakit parang masyadong maluwag yung pasilidad at mula ang mga lalaki nakapunta, nakatawid pa papunta doon sa detention facility ni ano, Senadora Leyla. Eh, hindi ko nga maintindihan kung bakit yung mga Abu Sayyaf at saka mga akusado ng widespread, yung malawakang pagbebenta ng droga, eh, sila pa binibigyan ng espesyal. Ako, maintindihan ko kung bibigyan mo siguro mga senior citizen, may mga kapansanan, na hindi pa naman sila napapatunayang may nagkasala, eh siguro yun po pwedeng magkaroon ng special detention facility. No? Pero mantakin mo.
Mm-mm. Head ng Abu Sayyaf, meron pang special na kulungan. Hindi ko maintindihan yan. No? Siguro ang solusyon, talagang dapat lahat ng mga lokal na kulungan natin, dapat mag-comply sa minimum human rights standards. Na dapat makatao ang kulungan at kung kinakailangan, gastusan natin yan. Dahil itong mga tao namang nakakulong dyan, ay hindi pa napatunayan nagkasala. No? So they have the presumption of innocence pa rin. Pero sa akin, talagang I object dito sa special detention facilities. We have to accord lahat ng inmates patas na kondisyon. No? Kung bibigyan natin sila ng ganyan. Bagamat, siguro magsasabi yung iba, ay naku, kapag binigyan mo ng patas na trato yung mga ibang nakakulong at nakita mo nga, napaka-lax ng security rito, ay baka marami pang hostage taking na mangyari. Wag naman po. Pero attorney, anong masasabi mo doon sa mga supporter ni Senadora, dating Senadora Leyla de Lima na hindi lang basta ilipat kasi di ba maraming nasasabi, ililipat na lang kung saan gusto ni ano na mas safer pero nanatili pa rin siya doon. Pero sabi ng mga sumusuporta dito kay Senadora na hindi lang basta ilipat, dapat palayain. Okay, nananaginip po sila. Mangmang sila sa ating sistemang legal. Alam nyo, le-lecturean ko kayo dahil dati naman akong profesor, yung mga nagsasabi niyan. Sa ating saligang batas po, hiniwalay po mga kapangyarihan ng gobyerno sa tatlong magkakapantay na sangay ng gobyerno. Ang ehekutibo, tagapagtupad ng batas, ang legislatibo, tagagawa ng batas, at ang hudikatura na taga-interpret ng batas. Kaya po hindi po pwedeng palayain si Senator Leyla, dinidinig pa po ang kaso niya. Hindi pa napapatunayan na siya nagkasala, pero at the same time, sabi ng ating rules of court, kapag kay akusado ng isang napaka-seryosong kaso, no, yung heinous crime, at ito naman ay malawakang pagte-trade, no, o pagbebenta ng droga, no, na di umano ay nagamit nga, no, pati sa politika, yan po ay napakaseryosong krimen na kinakailangan nakakulong ka habang linilitis. So hindi po siya mapapalaya hanggang hindi napapatunayan na hindi po siya nagkasala. At hindi lang po hindi nagkasala. Kasi po pwedeng ikaw ay nagkasala pero po pwedeng hindi ka masentensyahan at mapapunta sa Muntinlupa o sa Mandaluyong kapag kababaihan. No? Po pwede rin na hindi nakamit ng prosecution yung proof beyond reasonable doubt. At yun po ay walang kaduda-duda na ikay nagkasala. Buti maraming mga pagkakataon na hindi makukulong. Hindi ibig sabihin dahil hindi nila ginawa yun, pero hindi lang talaga naging proof beyond reasonable doubt. Buti na sabi mo yun, attorney, dahil kahapon may pahayag si Senator Risa Hontiveros, kaugnay pa rin dito sa naganap na insidente nga dyan sa custodial facility dito kay dating Senadora Leyla de Lima. Dahil sabi niya, nalusaw na o basura na itong kaso niya, kaya dapat nang palayain. Obviously, kailangan mag-aral-aral ng kaunti tungkol sa court procedures. Alam niyo po, totoo may mga bumabaliktad. Pero habang hindi pa po sila nagtitistigo sa hukuman sa pagbabaliktad na kanilang testimonya, baliwala po yung pagbabaliktad na ganyan, unang-una. Pangalawa, ang sabi rin ng Korte Suprema sa napakadaming kaso, dapat huwag natin pagtiwalaan yung pagbabaliktad. Kasi lalong-lalo, no, kung detalyado yung kanyang naging testimonya, alam natin na hindi reliable kapag bumaliktad ang isang testigo. Ibig sabihin lang yon, siguro may mga pagkakataon na nabayaran, natakot. So, lalong-lalo na kapag hindi nakapasok sa witness protection ang isang testigo. No? So, dahan-dahan po tayo sa mga ganyang deklarasyon kasi we undermine the entire judicial system, entire justice system ng bansa pag sinabi natin na just because 5 taon siya nakakulong at nagbaligtaran, dapat nang mapalaya. Hindi po. Antayin po natin ang proseso sa hukuman. Siyempre, matagal. Pero sino dapat sisihin? Dapat sisihin ni Leyla de Lima, sarili niya. Abay, siya'y nasa kapangyarihan, chairman ng Commission on Human Rights, Secretary of Justice. Bakit hindi niya inayos yung criminal justice system? Kaya ako, nung ako humingi ng mandato, ayaw niyo naman bigay sa akin, no, at ibang mga pinili ninyo. Ang sabi ko, isa sa dapat talagang repasuhin natin, yung ating criminal justice system dahil napakatagal. At ang aking mungkahi nga, gamitin natin yung ginagawa sa Europa, yung pinatupad natin dito sa Pilipinas nung tayo'y sakop pa ng Espanyol na ang tawag ay inquisitorial. Tama na yung mga abogado pa nag-o-offer sa mga judges, napakatagal na panahon yan. Kinakailangan, yung West na ang kukuha ng ebidensya. Siya na yung pupunta at hihingi ng ebidensya. Ang trabaho na lang ng mga abogado, tagabigay ng ebidensya ang hinihingi ng West nang mapabilis ang proseso. Pero dahil, biro mo naging Secretary of Justice,
alam mo, lima yung pillars of the criminal justice system, no? At tatlo dyan, hawak ng ehekutibo. Ang hindi lang hawak ng ehekutibo dyan, sa totoo lang, hudikatura. Lahat yan, I stand corrected. Apat, hawak ng ehekutibo. Bakit hindi niya ginapit yung kapangyarihan niya para ma-reforma yung sistema? At ngayon, nagre-reklamo siyang matagal. Eh, sino may kasalanan? Diba, linuklo ka sa kapangyarihan, wala kang ginawang solusyon, eh dapat, makatikim ka ng iyong, kumbaga, hindi pagtupad sa iyong katungkulan. At tama po, huwag natin tanggapin yung pagtatagal sa hukuman, no? Pero dahil wala naman siyang ginawa nung siya'y nakaupo, hinayaan lang niya yung sistema na as is, nagbabayad siya ngayon. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong panonood sa video na ito, and mabuhay po kayo. God bless.